Atin pong pagpapatuloy ang exposition in the book of James. Please open your Bibles in James chapter 1. And we will be reading beginning verse 22 hanggang verse 25. James chapter 1, verse 22, it says, "But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. For he looks at himself and goes away and at once forgets what he was like. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing." Tayo po ay manalangin at tumingi ng tulong sa Panginoon. O aming dakilang Diyos, muli kami nagsusumamo sa inyo na kami po ay inyong tulungan sa aming pakikinig ng inyong mga salita. Kung maaari, Panginoon, ay ipakita niyo sa amin ang dapat naming gawin o ang aming kasalanan even, so that we would come to you for remedy, for cleansing ng aming mga kasalanan. Show us, Lord, the glory of Christ through your word. Help us even sa aming mga kahinaan, sa aming even sa condition na meron kami, na maaring magpalayo sa amin, na hindi kami makapag-focus sa inyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Jesus' name. Amen. Isang French reformer, minister, ay kanyang sinabi, "I don't want people leaving my church saying, 'What a wonderful sermon, what a wonderful preacher,' but I want them saying, 'I will do something.'" Ang kagalakan, if I would borrow the words of John, ang kagalakan ng bawat tunay na pastor, na mga minister, ng isang iglesia ay malaman at makita sa buhay ng bawat miyembro ng iglesia na hindi lamang sila nakikinig ng salita, bagkos yung kanilang pinapakinggan sa araw ng Linggo o ang kanilang pinag-aaralan sa salita ng Diyos everyday, ay kanilang pinamumuhay. That they would say just like what I quoted pagkatapos ng preaching sa araw ng Linggo, they would say, "I will do something sa truth na aking napakinggan. Sa truth na aking narinig." And I wonder, when was the last time you asked that question? Na sinabi mo sa iyong sarili after hearing the truth, after hearing the message on Sunday, ay tinanong mo, ay sinabi mo, "I will do something about it. By the grace of God, I will put to practice what I have heard and learned mula sa salita ng Diyos." And here in our passage, ay ipapakita sa atin ni James ang kahalagahan ng hindi lang pakikinig ng salita ng Diyos, but pagsunod o sa obedience sa salita ng Diyos. Nakita natin last time na ang marka ng isang tunay na mananampalataya in relation to God's Word is that there is a correct reception of God's Word, receiving the Word of God with submission and purity. Ngunit hindi lamang tamang reception o pagtanggap ng salita ng Diyos that true faith produces in relation to the Word, but also a correct response to God's Word. And here James shows to us ang unang tamang tugon o reaction ng isang tunay, ng isang taong may tunay na pananampalataya in relation to God's Word. And that is obedience to the word
of God. There are other things na titignan natin pagdating sa tamang response to God's word, but today ay uunahin lang natin ang isa sa pinakamahalaga, which is obedience to the word. The truth that we receive must be put to practice. Hearing should lead to obedience, or theology should lead to practice. And here we will see the wholehearted reception of the word must result in active obedience to the word. Wholehearted reception of the word must result in active obedience. And such obedience to the word constitutes the essence of genuine faith. At ito ang ating titignan. Nakita natin last time, genuine faith is marked by correct reception of the word. But also, genuine faith is marked by correct response to the word. And it involves first obedience to the word. So under this heading, obedience to the word, let us consider two subheadings. First, its instruction, and lastly, its illustration. So first of all, yung instruction. Sinabi doon, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. So unahin natin yung positively stated ng command na ito, be doers. Yung salitang bath, B-U-T, indicate that something must be added to what James has just said. James is not interested in his readers just being hearers, but also becoming doers of the word. So napakahalaga na properly tanggapin natin ang salita ng Diyos, just like what we have studied, a proper reception of the word. We must hear the word of God with submission and with purity, but hindi ito sapat. Natatanggapin lang natin ang salita ng Diyos. Kinakailangan natin itong isagawa. Kinakailangan nating sundin ang salita ng Diyos na ating napakinggan at tinanggap. Kaya ang utos ni James, be doers of the word. It is a command. It is an imperative. At ito ay nasa tinatawag na present tense, which means be continuously doers of the word. Consistently obey the word. Huwag kang humintong maging tagaganap. Huwag kang humintong tagasunod ng salita ng Diyos. Keep on striving to be doers of the word. Now, it does not imply na yung mga believers na inuutusan ni James na maging doers of the word, it does not imply na never silang naging tagasunod ng salita ng Diyos. It does not mean they totally ceased by being doers of the word. Dahil ang isang tunay na mananampalataya, we will obey the word of God. Ngunit may panahon sa buhay ng isang believer, isang tunay na mananampalataya, na hindi niya palagi sinasabuhay ang salita ng Diyos. There's time sa ating buhay, we don't obey the word. At ito ang ina-address ni James dito. Some believers have grown slack in doing. Some of them become inactive to put to practice the word of God. At yan, nangyayari yan sa mga believers. Some of them ay satisfied na nakarinig ng magandang sermon, satisfied na nakarinig ng tapat na pangangaral ng salita ng Diyos, at hanggang doon lang ang gusto nilang gawin. They don't want to step further in doing and applying in their lives the truth they heard. Sabi nga ng isang komentary, si Lenski, it has been correctly observed that this was the great fault of the Jews. Ito daw yung one of the great fault ng mga Jews, yung being hearers, being satisfied
to be just hearers and not doers of the word. Ang mga Hudyo, di ba, kahit sa Old Testament, maging sa panahon ni Jesus, ang sisipag externally, mag-perform ng kanilang duties, ang sisipag umattend sa mga synagogue to hear the reading and the exposition ng salita ng Diyos, yung mga Jewish rabbis, scribes, elders, and Pharisees taught the Old Testament word, but they went no farther. They don't put to practice kung ano ang kanilang pinipreach at natututunan sa salita ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus in Matthew 23 verse 2-3, patungkol sa mga scribes and Pharisees, the scribes and the Pharisees sit on Moses' seat, so do and observe whatever they tell you, but not the works they do, for they preach but do not practice. They tie up heavy burdens hard to bear and lay them on the people's shoulders, but they themselves are not willing to move them with their finger. In other words, these religious leaders, what they learn and preach ay hindi nila sinasabuhay. At dinidemand nila sa iba yung obedience, tinuturo nila yung obedience sa iba na sila mismo ay hindi nila ginagawa. That's hypocrisy. That's being deceived. Eh, ganyan din ang mga Diyos sa lumang tipan. Napapakinggan nila ang salita ng Diyos, nakikinig sila sa utos ng Diyos, nababasa nila ito, ngunit satisfied na sila doon. Hindi nila sinasabuhay yung mga importanteng turo ng Diyos. Sinasabi ng Panginoon, it is not enough. It is not enough that you just be hearers of the word and not doers of it. At maraming Christians din sa ating panahon ang nakaka-develop ng ganyang pangungugali gaya ng mga Hudyo, even among reform circles. Ang daming alam sa salita ng Diyos, tanungin mo about Calvinism, tanungin mo about covenant theology, about reform theology, their heads are filled with information from the Bible. O kaya naman, kung member ka ng isang local church na may Sunday school, morning worship, afternoon worship, nakakarinig ka 3 messages every Lord's Day. Ang dami mong napakinggan. Ang dami mong natutunan. Do you put them to practice? Do you ask God for help that you will be doers of the word? But sadly, some Christians ay contento na lamang to hear every Sunday. Merong utos na narinig mo last Sunday sa preaching. Perhaps there are examples you heard you should follow na narinig mo. There are commands to obey, sin to avoid, temptations to resist, thanksgiving to render to God, attitudes you need to adjust na narinig mo o nabasa mo sa salita ng Diyos. E ginagawa mo ba ang mga ito? Sinasabuhay mo ba ang mga ito? Yung narinig mo sa preaching sa Sunday. Do you even pray for it? That's why, you know, you take notes. That's why you take notes, no? Some of you are taking notes. I love taking notes. If you are not taking notes, you need to repent. I hope you take notes not to forget what you have learned, but also you meditate upon it. You pray for it and ask God for help sa na maisabuhay mo yung natutunan mo mula sa preaching o mula sa pag-aaral mo ng salita ng Diyos.
ang unang mukha ng utos ni James, be a doer of the word. And to be a doer of the word is to obey God's will. To do the word is to believe it and demonstrate it in your life. A similar sense yan to what John says in 1 John 3:18, little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. So, hindi sapat na marami kang alam sa Bible. Hindi rin sapat na nakakarinig ka ng maraming bagay sa salita ng Diyos and you can excellently communicate it to others. The main issue is, do you do it? The truths that you have heard and learned from the scripture, do you put it into practice? Dahil tulad na sinabi ni Hendrickson, the Christian faith is always active and instant in sharp contrast to other religions that practice meditation and general inactivity. Ang buhay Kristiyano hindi lamang pagkakaroon ng maraming kaalaman, though it is important. But most importantly, Christian life is a life of obedience to the Word of God. Meron tayong aktibong pagsunod sa utos ni Kristo at sinusunod natin ito hindi para maligtas or to earn favor from God, but because we have a new heart. At ang kagalakan natin ay sumunod kay Christ. That's what saving grace does sa ating buhay. This is the mark of a genuine faith, an active obedience to God's word. Or in the language of James, a doer of the word. But then, negatively stated, sinabi niya, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. The word hearer is a term used to describe a student who audited a class. Yung auditor usually, di ba, listen to lectures but don't get involved in any work. Just like exams or assignment. Kumbaga sa atin, just like in our days, sit-in student. Sa ating panahon, di ba, nakikinig siya sa nagtuturo or nasa kanya at nasa kanya kung mag-take siya ng exam or ng assignments. And they are just hearers who don't follow assignments, who don't have an interest to do the work, to get involved in the work. And you know what? They are a spiritual sit-in in the church. There are spiritual auditors in the church. Punta sa church, makinig ng sermons, marahil nagustuhan nila yung pangaral, nagkaroon sila ng interes makinig sa salita ng Diyos, umuwi sa bahay, bumalik sa trabaho, but no change in life. Wala silang commitment, wala silang hangarin na sundin kung ano man yung kanilang napakinggan. They are just spiritual sit-ins. Now, hearing the word is very important. Hearing the word is very important. Faith comes from hearing and hearing the word. Hearing is a means in receiving the truth. But let me tell you, brethren, it is not the end. Hindi ang pakikinig lamang ang pinaka-goal, ang pinaka-purpose bakit natin tinatanggap ang katotohanan. Ang pinaka-goal is obedience. Pagsabuhay ng salita ng Diyos ang pinaka-goal. Dahil kung hindi obedience ang pinaka-goal, wala kang balak isabuhay ang iyong narinig. You are hearers only, James said, deceiving yourself. Dinadaya mo ang iyong sarili. Yung salitang deceiving, it means being deluded by false reasoning. And this word
when used in mathematical term, it means to miscalculate or to reckon wrongly. In other words, sinasabi ni James, kung iniisip mo na okay lang, na nakikinig ka lang, tinatanggap mo lang ang katotohanan, ngunit wala itong effect sa pang-araw-araw mong buhay, hindi mo ito isinasabuhay sa iyong sarili, yung bagay na iyong naririnig at natututunan, you are self-deceived through false reasoning, hearing or listening that never leads to action, and obedience is self-deception. Listening that never leads to action and obedience is self-deception. Kung inaakala mo na sapat na nang nakarinig ka ng preachings tuwing Linggo, and you feel good to yourself, you feel na okay ka spiritually dahil you heard 3 sermons on a Sunday, or wala kang palya sa Bible reading, ngunit hindi mo ito sinasabuhay, wala kang balak gumawa ng aksyon sa katotohanan na iyong narinig at nabasa, nahulog ka na sa deception. Dinadaya mo ang iyong sarili, and the state of the spiritual deception, a dangerous place in which to be. Diba, we would say na mangmang ang isang tao, or excuse for the word, stupid ang isang tao na halos mamatay na siya sa gutom, pero madami namang siyang pagkain sa kanilang bahay. We would say, that's foolishness. You're dying sa hunger, and yet you have so many foods in your ref. Or yung halimbawa ni Jesus, ang isang tao nagtayo ng bahay sa buhanginan. We would say, that's foolishness. Sinong isang tao ang nasa tamang katinuan na magtatayo ng bahay sa buhanginan at hindi sa matibay na pundasyon? That's foolishness, we say. And so the person who hears the word and does not do it, he is self-deceived. It is a deception if you think that hearing is enough and you don't put it into practice. And you know what? Gusto yan ng Diablo. Gusto yan ni Satan na i-maintain mo lang ang pakikinig ng sermon. Just be content to hear the words hanggat hindi mo ito isinasabuhay. Nothing changes in your life after you hear the word of truth. That's fine with Satan. And my brethren, just like one pastor said, there is an inherent danger, merong panganib, in attending a church where God's word is proclaimed week to week. If you hear the word often but do not put it into practice, you delude yourself. The solution is not to avoid hearing the word, but rather to apply it to the problems in your life that the word uncovers. Merong panganib. Kung every Sunday naririnig mo ang pangangaral ng salita ng Diyos, ngunit sa buhay mo, you think, never mind putting to practice the things I have heard. You deceive yourself. Because mere hearing is not the goal of receiving the truth. At maaari kang mahulog sa ganyang panganib na dinadaya mo ang iyong sarili. What's the solution? Ang solution ay hindi pag-iwas sa preaching. Ang solution ay hindi sa pag-iwas sa pakikinig, but rather humingi ka ng tulong sa Diyos sa panalangin. Hingin mo ang biyaya ng Diyos, natulungan kanya na mai-apply mo ang katotohanan
na narinig mo sa preaching o sa pag-aaral mo ng salita ng Diyos. Kung ang narinig mo ay patungkol sa kasalanan, o kung yung natutunay mo on that Sunday, patungkol sa kasalanan na dapat mong iwasan, dapat mong immortify, you ask God for help that you would be able to apply that truth. Kung ang narinig mo naman ay patungkol sa kadakilaan ng Diyos or commands you need to obey, virtue you need to cultivate, pray that God would grant you an obedient mind. Don't be just hearers. Pray that God would grant you an obedient mind, katulad ng sinabi sa ating hymn, "Teach me, O Lord. Teach me, O Lord, thy holy way, and give me an obedient mind, that in thy service I may find my soul's delight from day to day." That leads us to our last heading, the illustration or the analogy ni James. Sinabi niya in verse 23 to 24, "For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror, but he looks at himself and goes away and at once forgets what he was like." And here James gave a very convincing reason and illustration bakit we must not be a mere hearer of the word. James explained what does a mere hearer of the word and not a doer is like. So sinasabi ni James, ang isang taong na tagapakinig lamang ng salita ng Diyos at hindi tagaganap ay parang isang taong who look intently at his natural face in a mirror. The word intently is, it means to look carefully, cautiously, and even observantly. Talagang inoobserbahan mong maigi. Hindi ito pahapyaw na tingin lamang, but rather tinitignan mong mabuti. Sabi doon, he looks intently, carefully, at his natural face in a mirror. Yung salita pong natural face, literally in the Greek, it means the face of his birth or the face of his genesis. So maganda yung translation ng ESV, a natural face. And James here is using a very primitive term of mirrors dahil yung mirror sa kanilang panahon ay hindi katulad ng mirror in our days. So sa kanilang panahon, ang salamin ay madalas gawa sa metal or silver or gold. So ito ay kanilang pinapakinis upang malinaw na mag-reflect. At ang material na ginagamit ay it could be a silver, metal. So kailangan mo talagang tumingin ng matagal para adequately you gain a good view of yourself. So just imagine you look at the dito yung pork, no? Sobrang kinis. So parang ganun, no? You need to stay to have a good view of yourself. And so inalintulad ni James ang isang tao, hearer of the word and not doer, to a man na carefully tumitingin siya sa isang salamin at nakita niya ang kanyang sarili, his natural face, but then in verse 24, he looks at himself, meaning tumingin siyang muli and goes away. You word that goes away, this word is in a perfect tense, completely wala na sa kanya yung mirror, at bilang resulta, what immediately happened, at once forgets what he was like. So nakalimutan niya agad kung ano ang kanya itsura. Eh nangyayari sa atin yan. Tumingin ka tayo sa salamin, di ba? Then something distract us, nagmamadali na tayo o may tumawag sa atin,
Then nakalimutan mo agad anong itsura ng mukha mo. Nakalimutan mo kung anong forma ng buhok mo. But remember when I nung nagmamadali minsan ba yung kung nag-ahit ka ng bigote, na-distract ka sa maraming bagay, yung isang kabila walang ahit, yung isa meron. Or sa mga babae, di ba? Nagsalamin sila, and then suddenly something distracted them. Yung pala, yung kilay nila, lagpas-lagpas na, or yung kanilang lipstick. So, nakalimutan agad kung ano yung itsura. At ang pinupunto dito ni James, by using this illustration, is that when you hear the word of God, it confronts you. Marahil ang pinapakita sa iyo ng Panginoon through the preaching or reading is that there's sin na kailangan mong i-deal. There are commands you need to obey. Whatever it is na narinig mo, nabasa mo from the word of God, James is saying, make an immediate action. Gawin mo agad what is need to be done. Isa puso mo at isa buhay mo agad kung ano ang inaituro sa iyo. You may pray to God habang nakikinig ka sa preaching dahil may portion si pastor na talagang nangusap sa iyong kaluluwa. You even pray to God, Lord, help me to remember this truth. Help me to remember this truth and apply it for the coming days. Dahil once na nabisi ka na sa buhay, na-distract ka na in the curse of life, you will forget it for sure. Kung ano man yung natutunan at napakinggan mo, immediately you will forget it. That's the point. While you see it, while you see the truth, kumbaga, sariwa pa sa'yo yung katotohanan na narinig mo. Immediately, meditate upon it. Think about it. Do something immediately. Dahil kung hindi, yung napakinggan mo ng Sunday, malamang Monday pa lang, limot mo na. Sinabi ni Spurgeon, the true sense, the true use of hearing the word or reading it is to amend oneself at once in those points with which the word discovers us to be faulty. To look in the glass and not wash off the spots is but a piece of vanity. And to hear a sermon or read a chapter and not put it into practice what we are taught, it is a sad waste of time. Napakabigat ng sinabi niya, he's saying, merong tinuturo ang salita ng Diyos, you discover something sa buhay na kinakailangan mong itama, at sa iyong pakikinig ng salita ng Diyos, nakarinig ka ng sermon or you read a chapter na hindi mo ito isa sa buhay, hindi mo to sinisink in your life, in your heart, you are just merely hearing it, you are just reading it. Sinabi ni Spurgeon, it is a sad waste of time. It is a waste of time. If you heard something, the truth that really spoke to your hearts, and don't do something about it. Now to clarify yung punto ni James, dumapo siya sa positive part of his illustration, verse 25. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and persevere, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. Now, there are more words na hindi tayo masyadong pamilyar sa ginamit
na ginamit ni James una, he said, but, again, it is a contrast sa hearers only of the word. He is a man na tumingin sa mirror or sa salita ng Diyos. It shows what needs to be done. Hindi niya ito agad inaksyonan. He fails to respond to its demand. And he has gone away. Immediately siya ay nakalimot. But the one who looks into perfect law, it is referring to the Word of God. Psalm 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. It is a synonymous sa salita ng Diyos. At ang Word of God, it is perfect, which means it is complete. It is comprehensive. Nasasaklaw niya ang lahat ng kailangan natin sa bawat aspeto ng ating buhay. As one writer said, it utterly represents yung salita ng Diyos, yung perfect law, it utterly represents the revelation of His will for mankind. It is everything that we need. It is consummate, it is flawless, it is without error, it will meet every need, touch every part of life, fulfill every desire of every true heart. So that's the perfect law. And so, also, binanggit ni James na yung salita ng Diyos, the perfect law is the law of liberty. So, tinawag niya itong law of liberty dahil ang salita ng Diyos set us free. Others think na ang batas ng Diyos is a bondage, but that's not true. In fact, it set us free from the bondage of sin, from slavery of sin, to serve and obey the living God. Sabi ni Hendrickson, the law of God through Jesus Christ sets man free from the bondage of sin and selfishness. Within the boundaries of the law of God, man is free. For there he lives in the environment of God designated for him. When he crosses the boundary, he becomes a slave to sin. As long as he keeps the law, he is free. Kaya kay Kristo Jesus, ang salita ng Diyos ay kalayaan. Nagkakaloob sa atin ng kalayaan na paglingkuran at sundin ang Panginoon. Then James said, but the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets, but the doer who acts, he will be blessed in his doing. In other words, James is saying, ang isang taong mabusising tumitingin sa salita ng Diyos, keep on looking in the Word, at tinutupad ito, ay tunay na pinagpala. Why? Dahil ang salita ng Diyos ay parang salamin. Nagpapakita sa atin ng blemishes, ng spiritual flaws ng ating kasalanan. It shows us our moral and spiritual flaws that needs to be repaired. Sabi ni Matthew Henry, yung Word of God will set before us the corruption of our nature, the disorders of our heart and lives, and it will tell us plainly what we are. That's the Word of God does. Para itong salamin, pinapakita sa atin ang salita ng Diyos. Ang ating kasalanan, what we are, at ang remedy sa ating flaws. It also shows to us the promise of grace. It shows to us the will of God na dapat nating lakaran. Kaya't ang isang taong nananatili sa salita ng Diyos, he keeps looking and persevering in the Word. Patuloy niyang mabusising pinag-aaral ang salita ng Diyos. He is so blessed. He sees all that is wrong in his life. He sees all that is unpleasing to God. At dahil hindi lamang siya hearer but a doer, he acts on it. He put into practice yung natutunan niya. At nariyan ang tunay na pagpapala. Nais mong tunay na makabenepisyo sa salita ng Diyos.
you want really to benefit from the Word of God, from the preached Word every Sunday? You want to benefit from it? Keep on learning. Persevere in the Word. Remember ang natutunan mo. Hide the words in your heart. Sink those truths in your heart and act accordingly. Agad mo itong isabuhay. Ang mga bagay na iyong natutunan at napakinggan. Let me ask you this, brethren. Ganto ba ang pangungugali mo sa araw ng Linggo? Ganto ba ang pangungugali mo sa araw ng Linggo na makikinig ka ng preaching o sa iyong pagbabasa ng salita ng Diyos? Hindi ka lang nakaupo dito at nakikinig o nagbabasa, ba't ninanamnam mo ang bawat salita ng Diyos? Sinusuri mo itong maigi at sinusuri mo din ang iyong sarili sa liwanag ng katotohanan na ipinapakita sa iyo. You even pray to God bago magsimula ang worship o ang preaching. You even pray to God. Oh God, show me my spiritual flaws. Show me where my failures are. Oh God, show me my sin. Upang kung makita ko ito, I can come to you for help. And ask kung anong marapat kong gawin. Open my eyes to see the wondrous things out of your law. And in seeing this, I come for you for help, that I would be able to have to be obedient to it. And you put to practice yung bagay na narinig mo sa preaching at napag-aralan sa salita ng Diyos. Let me ask you, yan ba ang pangungugali mo while listening and studying the Word of God? Or para sa iyo, baliwala lang, you're just a hearer. Nakikinig ka ng salita ng Diyos, and that's it. Enough na yon para sa'yo. At dahil wala kang pagtsatsaga na intindihin, sariwain sa iyong puso at isip ang mga bagay na iyong napakinggan, here comes interruptions in your life. Here comes distraction sa buhay mo. No wonder mabilis mong makalimutan ang mga bagay na tututunan mo sa salita ng Diyos. Sabi ni John Owen, many Christians are like sieves. Yung sieves is parang strainer sa ating panahon. Put sieve into water. Lagay mo yung sieve into water, it is full. Punong-puno ng tubig. But take it forth of the water and all runs out. So while they are hearing a sermon, they remember something. But like the sieve out of the water, as soon as they leave the church, all is forgotten. At ganyan ang hearer lamang ng salita ng Diyos. And not the one who perseveres in the church. Lagay mo siya sa church on a Sunday, puno ng knowledge, puno ng kaalaman. But kung hindi niya ito truly ipinenetrate sa kanyang puso, leave the church and all is forgotten. And that's what
hearers of the word, not the one who perseveres in the word and doers of it. But then James ends with a great statement. Sinabi niya sa dulo, verse 21-25, he will be blessed in his doing. In other words, ang pagpapala ay wala sa nakikinig lamang ng salita ng Diyos, kundi nasa taong sinasabuhay ang salita ng Diyos. Yes, hearing is pleasant. Hearing is important. But what pleases God are those people who listen to the word and put the word into practice. The blessing is in the doers of the word. Blessing lies in the doing God's will and not simply hearing it. Sinabi ni Christ, blessed rather are those who hear the word and keep it. Pinagpala ka kung tagatupad ka ng salita ng Diyos. Dahil ang pagtupad ng salita ng Diyos ay malaking benepisyo sa iyong spiritual life. And also, a doer of the word. Doing the word is effectual proof of grace. In closing, tayo ay inuutusan ng salita ng Diyos, huwag kang maging tagapakinig lamang on Sunday, bagkos maging tagaganap ka nito. Are you a mere hearer of the word or doers of it? Kung napakinggan nyo ang salita ng Diyos through preaching o nabasa nyo ito, what are you doing about it? What are you doing about it? Just to gain a knowledge for yourself so that you would flaunt it sa harap ng maraming tao? What are you doing about it? The doers of the word ay nakikinig sa salita ng Diyos. Sinasariwa ito sa kanyang buhay at kanya niya itong sinasabuhay. Dahil kanya niya itong sinasabuhay, you will see growth sa kanyang spiritual life. You will see progress sa kanyang spiritual life. Dahil he applies the word sa kanyang buhay. As he applies the word in his life, siya ay nababago ng salita ng Diyos. Is that true in your life? Perhaps you see a lack. You don't see any progress in your life, in your Christian life. Maybe because you are dull of hearing. You just pass the day and don't really meditate upon the word. Yes, you are present every Sunday, but that's it. And perhaps that's the reason why you see no growth. You see no delights continuously sa salita ng Diyos. So the word of God commanded you and me, when you receive the word of God, the response must be obedience. Put into practice
practice the truths you have learned. And that's the challenge for you, my brethren. And for you, my friends, para sa inyo na nagpapahayag na kayo ay mananampalataya, you say you are a believer. James here is not merely challenging his readers to do the word. But you know what James is telling us? As we have studied, he is telling them that the real Christians are doers of the word. Real Christians are doers of the word. Because you have a new heart. You are a new creation in Christ. Oh, your delight is to obey what the Lord said to you and keep His commandments. Ang isang ebidensya na tunay ang iyong pananampalataya, tunay kang may relasyon kay Jesus, ay hindi dahil present ka tuwing linggo. At palagi mong naririnig ang salita ng Diyos. Ang ebidensya ng isang tao ay tunay na nakatanggap ng saving faith o pananampalatayang nakapagliligtas ay hindi you just agree to what the preacher says. Because even unbelievers can agree to what I am saying. But real believer is the one who obeys the word, who keeps the word of God at sinusunod ito. Yes, not perfectly. We stumble in many ways. Ngunit dahil isa siyang tunay na believer na nabago through faith in Christ, nandun ang desire, andun ang kagalakan, andun ang pag-ibig sa napakinggan niyang salita ng Diyos. At ginaganap niya ito sa kanyang buhay. True faith obeys God's word. Matthew 7:21, Jesus said, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of God." Heaven, I mean. "But the one who does, the one who does the will of my Father who is in heaven." That's the mark of a true believer. The mark of those who are really saved. The mark of those who are truly will enter heaven is the one who obey the will of God. If that's not true in your life, isa ka lamang tagapakinig, gusto mo lang makinig, wala kang hangarin to put into practice the words of Christ. The word of God shows your sin and you don't want to change. James said you are deceived. Tinadaya mo ang iyong sarili, thinking na makinig o umattend sa preaching is enough. My friends, don't be deceived. And I pray na nawa kilusin ng banal na espiritu ang iyong puso and you hear the call of the gospel. Repent of your sins and believe in Christ for your salvation. You hear that call, lumapit ka kay Jesus para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Obey that call. Response to that call. Trust in Christ alone for your salvation. Believe in Him and you will be saved. Let's pray. O aming dakilang Diyos, salamat sa pagpapaalala sa amin that we must not be a hearers of the word,
and not do, and we must not be a hearers of the word, and at kami himarapat na taga-ganap nito, kung hindi, Lord, we are just deceiving ourselves. And how many times, Lord, we are guilty of that. Na pinalipas namin ng mga ilang araw, pinalipas namin ang araw ng linggo, we go back to our work, go back to our home, and we forget everything that we have learned. Oh Father, help us. Help us to obey your word. Tulad ng aming now, tulad ng sinabi sa aming hymn, Lord, grant us an obedient mind because there is still a struggle in this life. As a Christians, help us, Lord, to have an attitude every Lord's Day, even sa aming pagbabasa ng iyong mga salita, that we would truly meditate upon it and act accordingly to the things na aming napakinggan. Or else, Lord, you are not pleased. And it is a waste of time if we will just be a hearers of your word. So help us, Father. In Jesus' name. Amen.